Can you tell us anything about the incident that you're comfortable with? Yes po, ako po ay pinaratangan kasi ako ng kasong rape na hindi ko naman ginawa. Kaya pumunta ako dito para lang po sa ano sa protection ko bilang magiging nandun sa ano ba sa loob ng kulungan habang umuusad ang kaso, meron akong assurance na walang mangyayaring masama sa akin doon sa ano. Definitely, sir. Yan po, ipapanigurado namin. At yes po. Actually, I applaud, no? I'm very, ako, I admire kahit papaano. Yung mga taong alam nilang wala silang ginawa, but they still comply with a legal warrant of arrest na sila'y nagpapa-aresto. Proseso po eh. Proseso. I like that. It goes to show na kayo ay confident sa inyong depensa, na kaya nyo tong harapin in a court of law, na patas. Ang yes. kailangan nyo lang po kaya kayo nandito ay protection habang kayo nga ay temporarily detained. No? Sir, if you're comfortable answering my questions, sino po ang nag-file ng kaso laban sa inyo? Si Marby Jane Ariola po, yung ka-live-in partner ni Giovanni Satera. Okay. Ito pong si Miss Ariola. Have you had any relations with her? Wala po. How do you know her, sir? Yung time na pumunta kami sa Dipolog City, sir, na may gig sila Kuya Aljun Alborme at saka si Giovanni Satera doon as Farmtastic Duo na TNT Duets yun sila eh. Okay. No, sumali sila sa show. Yes, sir. So, may gig sila doon nung April 1 pero na-move ng April 2. Yes, sir. So, habang nandun kami, nung pa-uwi na kami, okay pa naman yung mga pagkikitungo namin sa isa't isa. May mga jokes pa nga na nagtatawanan kami sa loob ng sasakyan. Pero nung naka-uwi na kami, yung galing kaming ano, mid-sayap na nung kumain kami, doon na bumigay yung ano, yung atmosphere ng loob ng sasakyan, parang nag-away ata sila. Ewan ko, pinagsilosan siguro ako ng ano, ng mm-hmm. Giovanni Satera na 'yan. Mm-hmm. Paano natapos ang gabi, sir? Nag-gig, umuwi. Umuwi na. Kasi ako noon nung April 3 doon sa bahay kasi babayahin na naman kami papuntang Tandag kasi ako sir isa akong banda membro ng banda doon yes. sa amin tapos may tugtog kami ng April 4 to 5 sa Tandag City. Yes sir. Nung April 3 ng ano ng umaga talaga sinabihan ko si Kuya ng Kuya dapat tayong umuwi kasi hinahanap na ako ng mga kabanda ko kasi magre-rehearse pa muna kami bago kami pumunta ng Tandag kasi April 4 to 5 yung ano namin doon. Kaya lang, nung nandun na kami sa mid-sayap, dinidelay nila yung ano kasi nag-away pala sila doon. Nagalit ako sa ano, sa kay Giovanni Satera noon, kasi dinidelay, hinahanap na ako ng kabanda ko, iko-confront ko na sana nga siya doon sa sasakyan na bakit kayo nagdidelay? Nagmamadali ako, hinahanap na ako ng mga kabanda ko. Nung dumating sila, iba na yung atmosphere nila eh. Doon pala, nag-away na pala sila doon kasi pinagsilosan pala ako ni Giovanni. So, paano dumating sa kasuhan ng rape, sir? Ano ang alegasyon? Anong ebidensya pinakita niya if you choose to answer it? Yes po. Anong pagkakaalam mo, anong ebidensya prinesenta niya? Medical legal? Medical legal na may pasa yung babae sa hita dito sa bandang tuhod, dalawa. Yun po yung pinresenta. Wala pong injury sa kanyang genitalia, walang ano sa medical legal. Wala naman pong wala nakasulat. May nakasulat tear. Laceration daw. Laceration at a certain area ng kanyang genitalia. Opo. Pero you are definitely sure na walang nangyari sa inyong dalawa, walang ano. Yes po, sure na sure po. At nakatanggap ba kayo ng subpoena? Natanggap niyo ba kanilang complaint affidavit mula sa prosecution? Yun ang problema namin, sir. Kasi nung nalaman namin na magpa-file sila ng kaso, akala namin hindi totoo. Tapos, nung time na yun, kahit alam namin na baka hindi yan totoo, baka ano lang yan nila, bluff lang yan nila. Pero ang ginawa namin dun, nagpa-legal advice kami ng tatlong attorney. Nagtanong kami, anong gagawin pag ganyan? So, pag dumating, sasagutin. Di ba? Ganun lang naman ang magagawa natin. Ang sabi ng tatlong attorney na kakilala namin, hintayin yung subpoena. Correct. Kaya, hinintay namin yung subpoena. Ang dumating warrant.
wala namang dumating na sa Pina. Umabot ng 3 buwan, naghintay kami, tinatawagan pa nga namin yung police station doon. Sa ano, wala namang dumating. Nung napunta na kami dito nung July eh, nung nandito kami, sakto na tinawagan ako ng barangay. Wala, resolution pala yung dumating na. Yung ano, walang sabi na dumating. Sir, meron hindi man ba kayong lang ako nagka-chance na kopya ng resolution at least? Meron po. At nakita na po ito ng inyong abogado? Meron po. Okay, that's very good, no? Ako, I don't want to interfere with the work of another lawyer kasi I sincerely believe na lahat naman ng abogado is kompetente at kaya ko yung ipagdepensa. Kaya po kayo lumapit sa amin is because you want protection, no? Up, yes, during po. The time na kayo ay under arrest. Apo. That much we can give you, sir. At matatanong ko lang, dahil humihingi kayo ng protection, bakit sir, ito bang kalaban ninyo may kakayahang manakit ng tao, alam mo na? Yes po. Oo? Yes po. Bakit po? Ano pong pinagkukunan nila ng kanilang kakayahang gawin itong mga bagay na to? Ano kasi sir ba? Yang si Giovanni Satera kasi, kung pwede ba sabihin dito sir, may ano kasi yan, may mga baril ba? Yung mga ganun god. Tapos, yan yung mga pinapakita niya sa yung mga may asawa na yan dati, may ka-live-in partner na yan dati. Kaya magpapakasal na sana sila, kaya tumanggi na yung ano kasi pinapakitaan ng baril pag lasing. Okay, pag lasing. Sige sir, no. At the risk of further criminal liability. Sige sir. So the long and short of it is yes, may capacity silang manakit ng tao. Yes po. Second, your defense is that there's no such thing that happened na ganito, di ba? Yes po. Na wala silang ebidensyang sapat para patunayan to. Na yung laceration na yun, kung ano man ang nahanap nila doon, was impossible to have been caused by you. No? Yes po. Physically impossible. Kakasama po natin, papasukin na po natin sa studio ang Mandaluyong PNP. Sa pangunguna po ni Police Captain Glenn Zor Vallejo, ang sir. Chief Investigation ng Warrant Section ng Mandaluyong PNP. Kasama po niya si Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Sierra, Police Staff Sergeant Hernan Perez, and Patrolman Pedro Karangyan Jr. At ito po, syempre, under supervision po of Police Colonel Mary Grace Mandayag, ang Chief of Police po ng Mandaluyong PNP. Okay. So, sir, meron tayo ditong voluntary surrender, no, of an accused of the crime of rape. Sir, para bago lang tayo mag-start, mag-mirandize and to formalize the arrest, sir. Ano po ang ano natin? Proseso natin dito, let's say that he does surrender today. Ang proseso po ba natin dito is that we refer him to the nearest police station in Dipolog City to be detained, sir? Good afternoon po sa ating lahat. Initially, sir, gagawan po namin siya ng dokumento, yes. Booking sheet, spot report, at makikipag-coordinate po kami sa Dipolog PNP. Pero dito yun na po gagawin, yung pagpapianuhin nyo na po siya, pag-aanuhin nyo na at lahat. Lahat ng booking documents niya shall be processed here. Opo, sir, bago po namin i-turn over sa counterpart, yes, po natin, sir. Okay, sige, sir. I don't want to delay this. Sir, okay na kayo? Are you ready? Kasi medyo mahabang process po to. Once you turn over your custody sa kapulisan, dadalhin po agad kayo sa station. When they say booking documents, they will formalize your arrest. They will take identifying pictures of you. They will take your fingerprints po, sir. And then they will coordinate for the turnover po ng ating Dipolog Police. Are you ready na, sir? Yes po, ready po. Sige, sir. Sir, you may proceed po. Pero before you leave, sir, Sir Vallejo, thank you very much. Thank you very much, sir. For doing this, ma'am. For us, no? Asahan namin na ligtas po si Sir John Dave. May threats po kasi sa kanya. Apparently, yung opposing party. Opo, sir. So, sana po, from the time na you take custody of him to the time ng turnover, to the time of his temporary deprivation of liberty, sana matutukan po natin na nothing untoward happens to the accused. Kasi again, this is only a warrant. This does not mean that you're guilty of anything. This does not actually mean that you did anything, di ba? Yes, there's po. Just probable cause to believe that a crime has been committed and the prosecution has identified you as the probable person to have committed that crime. That's it. Inform your lawyer, please. Andito ba yung lawyer mo? Or? Hindi po. Wala. Hindi po siya nandito eh. Nasaan yung lawyer mo? So, kasi he might want to accompany you during the time that you are with the police. Nandun sa amin, sir eh. Okay, so pag turnover sa Dipolog, just make sure that he's there to meet you. Yes po. Para, just in case there are questions you do not want to answer,
Your Miranda rights will be read to you, and you have the right to refuse to answer those questions naman. Because okay, anything that you say can and will be used against you in court, di ba? Yes po. So, sige, sige. Thank you. Sir, thank you very much. Thank you very much, sir, ma'am. Thank you. Masasabi ko lang po is, dapat magpakatatag po siya. Kasi, alam ko talaga sa sarili ko na, na hindi siya ganyan. Na wala talaga siyang ginawa. And gusto ko lang din po magpasalamat sa inyo kasi binigyan niyo kami ng chance na dito talaga siya sumuko. And para maprotektahan din po siya. Yun lang po siguro. Sige po, ma'am. Attorney, ma'am, sasamahan po kayo ng reporter po namin. Ano? Ngayon pong paglabas po ninyo hanggang makarating po kayo sa police station po. Again, we guarantee your safety during the time nga that this case is being litigated. Diba? Thank you po. Sana mapabilis, di ba? Yes, sana po. I don't think that a medical legal alone without anything tying you to that medical legal is sufficient to build a case against you, let alone to convict you of the crime. Diba? Your lawyer is capable and I know that he's able to get you yung release mo kahit papano. So, pag may kailangan kang tulong when it comes to bail, please don't hesitate to go to our office. Diba? Just in case na medyo malaki at imposible sa inyong palagay ang bail, tumawag kayo sa aming opisina so we may assist you when it comes to that. Diba? Right now, ayun nga, huwag kang, di ba? Huwag kang panghinaan ng loob. Maniwala ka sa totoo, di ba? Yes, I sincerely believe na wala kang kinalaman sa krimen na to. But it's up to the courts to decide, di ba? Sabi mo nga kanina, proseso to. Proseso po talaga kasi kailangan talaga. Kaysa magtago tayo sa katotohanan, minsan kailangan talaga harapin natin eh. Ganun talaga. Opo. Thank you, Jan Dave. Good luck. Mag-ingat kayo. We'll make sure that you're safe. Ma'am, bakit dito niyo po napili na dalhin yung anak dito po niyo? Dito lang talaga kami nagtiwala, ma'am. Alam naman namin na maraming tinulungan si Sir Rafi. Kaya dito ako nagtiwala bilang ina. Ayaw ko masaktan ang anak ko na alam ko na mabait yan, ma'am, mabait yan. Wala yung inaabuso ng mga tao. Apat yung anak ko na lalaki pero hindi sila ganyan. Magpakatatag lang po kami kasi kung sa batas ng tao, makakadaya tayo. Sa batas ng Diyos, hindi tayo makakadaya. Alam na alam ko. Mabait ang anak ko, hindi yan gagawin niya. Ikaw ba si Jan Dave Nebia Alborme? Yes po. Ikaw ay naaresto namin sa visa ng warrant of arrest na galing sa Regional Trial Court Branch 10, Dibolog City, Zamboanga del Norte. Na may criminal case number 27231. Sa kasong rape na nilagdaan ni Cherry Joy Charlotto Concha Agias, presiding judge, noong August 13, 2024. Kaya ikaw, John Dave, may karapatan kang manahimik. Ano mang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa anumang korte sa Pilipinas. May karapatan ka din kumuha ng sarili mong abogado na pagkatanggol sa iyo. Kung wala ang kakayahan, ang gobyerno magpagkakaloob sa iyo. May karapatan ka din kumuha ng sarili mong doktor sa examinasyon. Kung wala kang kakayahan, bibigyan ka rin ng gobyerno. Naiintindihan mo ba? Sir, alam ko na masakit po sa inyo yung nangyari, pero matanong ko lang din po, paano po kayo nagkakilala nito si Ma'am Mary Jane Ariola, sir? Yung time lang po na maigig sila Kuya Aljun at Giovanni Satera doon sa Dipulog City po.
Yun po, sinama ako ni Kuya para mag-PA sa kanya, and then si Marby Jane naman, sinama ni Giovanni para yung sama-sama lang siguro. Yung jowa kasi yan siya ni ano eh, Giovanni. Yun lang po ang time na nakilala ko yan. Pero sir, may girlfriend ka din po, di ba? Yep. Pero yun din po ang pinagtataka rin po ng mga netizens natin. Paano kayo nagkaroon talaga ng connection daw nung Mary Jane Ariola, sir? At paano sinabi na kayo po ay nang-rape doon sa taong ito? Dinadahilan nila yung pasa kasi daw talaga, ma'am eh. Yung mga pasa sa paa, yung malapit sa tuhod na yung mga pasa. Yun yung sinasabi nila na dahil daw sa panggagahasa yun. Dahil sa pag-force ko daw, ganun. Anyway, sir, matagal nyo na po bang kilala itong sinasabing biktima? Hindi po. Hindi po. Kasi iba yung babae ni Giovanni sa tera noon eh. Ang pangalan noon is Annalyn po. Tapos ngayon, iba naman po. Hindi ko yan kilala, ma. Kayo po ba ay talagang malinis po yung konsensya? Yes po. Malinis na malinis po yung konsensya ko po. Alam ko, nasasaktan po kayo sa part po nila. Pero ano po yung nararamdaman po ninyo, sir, at kayo nakakulong na ngayon? Eh, malungkot po. Kasi ganun po talaga yung process eh. Tinanggap ko na po sa sarili ko na dadaanan ko talaga itong ganitong landas po. Kasi walang mangyayari pag tatago-tago lang eh. Harapin natin sa ano, sa korte talaga. Harapin din namin sa korte. Ayan po. Nakausap namin yung nanay niyo kanina, talagang umiiyak siya. No, talagang support din siya hanggang makarating dito sa tanggapan ni Idol Rafi. Umiiyak siya kanina kasi talagang alam niya na kayo ay malinis ang konsensya, sir. So, ano po yung message po ninyo sa nanay niyo, sir? Huwag masyadong sobra yung emosyon mo kasi ganito man talaga yung ano, proseso. Kaya tanggapin natin na dadaan ako sa ganito, ano. Wala namang ikakahiya dito kasi hindi pa naman yan. Wala naman talaga tayong ginawa. Wala man akong ginawa. So, proseso lang talaga ito. Ito yung proseso na kailangan daanan ko. Nagpapasalamat pa rin po kami dahil nagtiwala kayo sa programa ni Idol na kayo mismo sumuko sa Wanted sa radyo. Asahan po ninyo yung mga kapulisan po natin dito sa Mandaluyong Police Station. Pangungunahan po ni Chief Balejo po, no, ng Mandaluyong Investigation Section para po sa seguridad po ninyo. So rest assured po yan, galing po yan kay Idol Rafi na kayanin nyo lang din po dito at katulad ng sinabi nyo, on process po yan, sir. Salamat din po sa pagtanggap sa amin, sa ano namin, yung hinaing namin. Salamat, Sir Rafi Tulfo, sa tanggapan niyo po. Maraming salamat po.